Hello, welcome to Unicorn Princess Tarot. So, kay Aries ito na na-reading. Aries, Sun, Moon, Rising, Venus, Jupiter, Aries. Okay, start na natin ang reading. Bago ko pala simula, no? I-cleanse ko muna ang energy. Pakihinaan na lang ang volume, guys. Okay, so... Okay, this is for the sign of Aries. General reading. Take only what resonates. What do we have here for Aries? You do have your focus and racing and journal. So might be yan, yung iba sa inyo, you might be focusing on money, financial support is here. At the bottom of the deck. So, maybe ikaw ay nagpo-focus ngayon sa money. Or maybe with the journal, meron ka mga bagay na inaayos ngayon. And might be meron kang mga bagay na nino-notes, ano? Iba sa inyo, you could be saving something. May mga sinesave ka sa internet, sa social media, whatever. And maybe it has something to do with mga bagay na gusto mong madaliin or matapos na. And I feel like you're doing a lot of research right now, or I feel like may mga nakikita tayong gusto mong simulan, yung iba sa inyo, no? But anyway, let's get more messages for you, Aries. Excuse me. Okay, so anyway, sorry about that. Access granted is here. So, yung iba sa inyo, more on focusing sa social media. And you do have your magnetic alien is here, divine, masculine. So, might be nakafocus ka ngayon sa social media para para ma-reach yung mga dreams mo. So, maybe you are focusing on your goals na pwedeng naiisip mo na kailangan simulan mo na itong bagay na ito para ma-reach mo itong goals mo ito, marating mo itong bagay na gusto mong marating. And may mga bagay ka rin gustong i-cut off dito. And I can see a lot of conversation. Pero may mga bagay din naman na parang ayaw mo munang, or mga tao din naman na ayaw mo munang kausapin or pag-usapan, ganon. So, anyway, you are... You are focusing masyado dito sa money mo that to the point na pwedeng may mga taong ayaw mo munang i-explain kung ano yung mga bagay mo sisimulan or kung ano itong nasa isipan mo because you don't know how to explain to them. And tell me about Aries in love or Aries in love, please. You do have your triggers, name, car, place. Oh my God. You do have your bounty hunter. So, entrapment. Parang may tao ditong gustong maghabol or hindi niya kayang mawala itong something na importante para sa kanya or para sa'yo. I don't know, maybe you do have children. You do have kids. Pwede nga nun with this person. And nakikita natin itong person na ito na parang there's this surprise mula dito sa taong ito. Magugulat ka na lang dito sa kanya mga pagbabalik. Yung iba, this is a past person. Pagbalik, pwedeng humingi ng tawad or bumalik itong taong ito from the past. And I'm feeling a lot of past energy right here. And parang wala ka naman ng
wala ka na sa mood para ayusin kung ano yung mga dapat ayusin. But anyway, kasi nasa iyo naman na yung mga kailangan mo eh. Parang hindi mo naman na siya kailangan. You feel like hindi mo na kailangan ng taong past person na to. Could be an ex. Pero naghahabol siya because of this entrapment. So, kung ano yung importante sa'yo or importante din sa kanya. So, you could have children, no? Or a child dito sa person na ito is involved. You do have your done. So, for you, okay na yung lesson mo sa kanya. You are already done. And maybe nagpo-focus ka na sa sarili mong finances, sarili mong itsura or what. Kakaramdam mo kung Libra, you could have Libra in your chart. Or you could be dealing with a Libra. Okay lang kahit hindi. Wish is here. So, wish, receipt, come together, and you do have here Verge. So, I feel like for some of you, you want to reveal your emotions or you want this person na i-reveal niya kung ano yung mga bagay niyang gustong sabihin sa'yo. Like, gusto mo na siya magsalita. Kung ano yung mga gusto niya sabihin, sabihin niya na ngayon na ora mismo, parang ganun. Because, you want, this now is the right time kung i-consider mo pa ba yung pagbabalik nitong taong ito. Parang kahit papano, ayaw mo na, pero baka naman may sasabihin pa siya na baka ito ay makatulong or kahit papano makita mo na may chance pa, parang ganun. So, baka pwede pa naman. So, hindi mo pa rin naman completely sinasarado sa taong ito. Okay? And this past person. And sa ngayon, pagdating sa'yo, you are focusing on spiritual, your spiritual path. No? And you want more, no, sa pagdating lalo na sa iyong career. And you're thinking about your future, lalo na sa mga susunod na linggo, no? So you're thinking about this near future energy, this mga susunod na weeks na paparating sa iyo. I can see an offer or proposal, and I feel like may mga bagay or mga tao ka ding kiniklense or inaalis or naaalis sa buhay mo because you no longer need them. And yeah, I can see an upcoming commitment na paparating sa'yo, someone here, or something, it could be anything, pwede may kinalaman sa love, may kinalaman sa career, na gustong makipag-commit sa'yo, this person wants to have a commitment with you, and tell me about the future, please, for Aries. Yeah, and this person maybe na-realize niya how she or he likes this chance with you, no? Na-realize niya na gusto niya magkaroon ng chance sa'yo, and medyo kaabang-abang din talaga yung mga susunod na pangyayari sa iyo, no? And if this is a person, there's definitely sexual desire mula dito sa taong to. So, gusto niya ng passionate lovemaking between the two of you. And if this is like my career, kasi yung iba career ito, no? I feel like may mga bagay kang marirealize or itong mga taong involved dito sa career na ito na marirealize. Lalo na kung ano yung halaga mo, anong halaga nitong kung ano man meron sa inyo. Ano? So anyway, that's it for now, guys. Thank you for watching. You are here, oh, focusing on yourself. Parang hindi mo kailangan ng kusino man ngayon. Mas nagre-rely ka ngayon sa sarili mo. Thank you for watching, guys. I love you all and bye-bye.